tawagin na natin ang pambata ng Visayas ay isang star dreamer. Kaya naman tawagin na natin si Liani Maraca. Hi, Liani! Hi, Liani! From Visayas. Taga din ka sa Visayas. Hello. Hi, Liani! Sabi niya, paupuin niyo muna ako. Oo nga, taga saan ka sa Visayas? Consolacion, Cebu. Cebu. Taga Cebu? Tatlong araw nang may taga Cebu, ha? Ilang taon ka na? 21. Eh, mukhang bagets na bagets. 21 ka na! Opo. Ay, sorry. Saan ka ba nag-audition sa Star Hunt? Sa Pacific Mall. O, diba? Oh, magic! Thank you. Ayun. Sa Pacific Mall po. Opo. Mandawi. Opo, Mandawi. Mandawi yan, diba? Ano, kwento mo naman sa amin kung ano yung na-experience mo sa Star Hunt. Actually, yung sa audition, ever since bata pa ako, nag-audition na talaga ako. So, parang na-realize ko na, parang ang hirap gumising sa umaga eh. Kasi marami nagpipila, ang dami talaga. So, nung time na yon yung sa Star Hunt audition, 6 a.m. na ako pumunta doon kasi ano, parang nawawalan kasi ako ng hope na hindi ko na makakamit yung dreams ko, ganito, ganyan. Kasi may naka, parang naka-communicate ako na close discourage ko. Ba ano, discourage ba sa'yo? Ano sinabi nung nag-discourage sa'yo? Parang ambisyosa na. Ay! Uy! Ay! Totoo lang yun. Mag-ambisyon ka, di ba? At least may ambisyon. Oh. Pag sinabi ambisyosa ka. Kaya naging ambisyos. Uy, pag sinabihan tayong ambisyosa, ambisyoso ka. Oh, okay. Sabihin mo, thank you. Thank at you. Least may ambisyon ka, di ba? May mararating yung buhay natin kasi may ambisyon ka. Oh. Tapos? Tapos yun. Parang... Mag-Bisaya lang. Sige lang. Pag-comfortable ka mag-Bisaya. Hirap. Sige lang. Okay. So yun, parang hindi ako nawala ng pag-asa talaga kasi yun talaga yung gusto ko, yun yung dream ko. So dito ako masaya eh. So kung saan ako masaya, supportahan. At kita mo naman nandito ka ngayon, di ba? Ilang oras ka ba naghintay ng araw na yun? From 6 a.m. 6 a.m. to 10. 10 p.m. 10 a.m. and then parang nakauwi na ako 3 a.m. ng madaling araw. Wow. Uy, pero maaga maaga na yung 6 a.m. ha? Oo, parang almost a whole day. So, the next day, may work pa ako. So, parang nag-absent na lang ako. Gusto may trabaho ni mo? Ha? Gusto yung trabaho ni mo? Executive assistant sa isang coffee shop po. Uy! Wow. Ano yung ibig sabihin favorite ang bayan namin yan? Executive assistant. Oh. Para ba yan sa secretary? Ano, team? Parang, ano, yung assistant ng head namin. Parang ano, siya yung asawa ng may-ari talaga ng coffee shop. So ako yung napiling assistant niya. Ilang years ka na nagtatrabaho dyan? 3 months pa lang. Months pa lang. Ano ba yung fresh grad po kasi ako, so yun. It's a blessing na rin po para sa akin na nakahanap ako agad tapos executive assistant. Executive assistant yung nabigay sa akin kasi yung in-applyan ko is HR assistant. So it's a very big blessing para sa akin na mataas na kasi yung position ng executive assistant. So yan, I'm very blessed. Gusto mo naman yung work mo doon? Gusto naman pero nag-resign na si kasi ako eh. Uy! Months pa lang sabi niya. So ano nang ginagawa mo ngayon na nag-resign ka? Wala, tambay muna. Bakit ba nag-resign? Kasi naghanap ako ng mas better na benefits. Proper compensation. Bakit hindi ka muna, parang habang naghahanap ka, hindi ka muna nag-resign? Kasi may... Nasuspenso ako. Ha? Nasuspenso ako actually. Nasuspense ka kasi tinawag ka na dito? Ay, hindi pa. Kasi may nangyari sa company namin. So, yun. So, sa time na yun, naghanap na ako ng mga maa-applyan ko. So, may tumawag na. And then, parang, anong tawag nito? Coincidence. Hindi siya coincidence, parang timing.
na timing na, na tumawag yung tawag ng tanghalan. So, meant to be. O sa pagganta mo naman, kailan ka ba nag-umpisang kumanta? 3 or 4 years old. Wow! Bata pa. Old. Paano mo inano itong pagganta mo? Nagko-contest ka ba? Hindi. Hindi. Workshop kasi nung 4 years old ako, nung sa TV namin, kasi certified ka pamilya ko, so pinapanood namin, puro ABS-CBN lang talaga. So, yun, yung pangako sa'yo, so automatic na pag mag-show yung pangako sa'yo, kukuha ko ng crane ng papa ko, yung parang gagawin kong mic stand, tapos yan yung gagamitin ko mindset na kakanta ko ng pangako sa'yo. Uy, pero sabi mo, certified ka pamilya ka. Oh, oh. Sino-sino ang members ng Girl Trends? Sila, si Miss Dawn, si Miss... Yeah. Miss. Kasi hindi na ako nakakapanood kasi work. Ito na lang, sino-sino ang members ng hashtags? Si Ronnie, si Sir Luke, si Sir... Ryle. Yung iba dyan, ma'am. Yung iba sa kanila, ma'am. Marami siya. Hashtag Juliana. Pero ano ba yung mga favorite mong pinapanood nung bata ka? Aside sa pangako sa'yo, maging nostalgic tayo dito. Anime. tulad ng? Sa ABS-CBN. Tulad ng? Tulad ng nakalimutan ko na rin. Ah, bata ka. Nakalimutan, oo. Nahirap talaga pag ang work mo kasi usually 9 to 5. Oh. Minsan nag-ano pa. So wala talagang time yan. Pero pag Sabado, di ba? May work ako. Ay, may work ka pa din ng Sabado. Oh, grabe naman. Pero sa mga kapamilya, sino talaga ang pinaka-idol mo? Si Catherine. Catherine Lacoy. Sa mga talaga. Singers naman, ng mga... in-idolize mo singers. Si KZ Tandingan. Kasi ang ganda po ng style niya sa pagkanta. Totoo naman. We agree. Yes. Nakita mo ba nung nagsisimula din siya, nag-audition siya? Oo. Pinapanood ko yung palagi para ma-boost yung confidence ko na hindi lahat ng mga kumakanta yung sumasali sa contest, birit-birit lang. Kasi hindi talaga ako bumibirit Hindi ko naaabot. So, yun, parang isa rin siya sa mga inspiration ko sa pagkanta. Yes! Congratulations sa'yo. Nandito ka na. Ano bang pinaglalaban mo? Pinaglalaban ko yung maging inspiration sa mga kontisero, sa mga nag-dream na maging artista or maging singer or dancer, ano man yan, na dapat huwag talaga tayo mawala ng pag-asa. Totoo. Kasi darating at darating yung time na magsha-shine tayo. Yes. Yes.